Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamarao Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-23 sa buwan ng Marso, taong 2021 sa muna at mga balita. Self-paying members ng PhilHealth pwede nang magbayad online. Bilang ng nabakunahan ng health workers sa lalawigan, nasa 1,840 na. At 116 na baby green sea turtles pinakawala ng Kalapan FMO. At sa detalye ng ating mga balita, nasa 83 katutubong mangyan ang sitio Kipanglaw, Barangay San Juan, Bayan ng Bulalapaw ang nakatira ng tulong ng Humans Helping Humans, Triage Initiative at Keep Hope Alive. Tanglaw sa King Palaw ay tulong pantawid sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo na nasabing lugar. Ang iba pang detalye alamin natin sa ulat ni Jacqueline Igal. Kahit malayo ang sitio Kipanglaw, Barangay San Juan, Bayan ng Bulalakaw, hindi ito naging hadlang sa grupo ng mga kabataan na Humans Helping Humans 3H Initiative at Keep Hope Alive sa pag-abot ng tulong sa mga pamilya ng nasabing lugar. Naging katuwang ng mga nabanggit na youth organization ang Oriental Mindoro Provincial Youth Development Council sa pamamahagi ng food packs sa nasa 83 residente ng komunidad bilang tulong pantawid sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga benepisyaryo. Ayon sa Humans Helping Humans, base sa kanilang isinagawang interview sa mga mamamayan ng lugar, bibihira lamang anila ang mga ito na mabigyan ng tulong. Dahil dito, bumuo ang 3H Initiative at KHA ng isang proyekto na Tanglaw Kipanglaw na naglalayong bigyan ng ayuda ang mga pamilyang naroon. Naglalaman ang food packs ng bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. Bukod dito, nagsagawa rin ang grupo ng kabataan ng simpleng palaro sa mga bata upang mabigyan ng ngiti at saya ang mga ito. Samantala, pasasalamat naman ang ipinababatid ng 3H Initiative at KHA sa lahat ng pribadong individual na nagpaabot ng suporta at tulong upang maisakatuparan ang naturang programa para sa mga katutubong mangyan ng Sitio Kipanglaw. Nais ring ipaabot ng 3H Initiative at Keep Hope Alive na ang kabataan ay kasama sa pagbuo ng maayos, nagkakaisa at maunlad na komunidad. Sa mga nais suportahan ang mga programa ng kabataan, bisitahin ang FB page ng 3H Initiative, Keep Hope Alive at Oriental Mindoro Provincial Youth Development Council. Sa bayan ng Puerto Galera, sa pangunguna ng pamalambayan dito sa pamamagitan ng Municipal Social and Welfare Development Office, isang Responsible Parenthood and Family Planning Seminar ang inenda para sa mga magulang ng mga batang nag-aaral sa Child Development Centers. Magpapalik-ulat si Chocolate Ikal. Maraming magulang sa bayan ng Puerto Galera ang nakaisa sa isinagawang Responsible Parenthood and Family Planning Seminar ng Pamahalang Bayan noong 18 ng Marso. Pinangasiwaan ng Municipal Social and Welfare Development Office ang naturang gawain na kung saan ang mga magulang ng mga batang nag-aaral sa Child Development Center sa naturang bayan ang dumalo sa seminar na inilaan para sa mga ito ng nasabing tanggapan. Nagsilbing resource speaker naman ang kawani ng PAPCOM Mimaropa at MSWDO na nagbahagi ng kanilang ideya at kaalaman upang higit pang maunawaan ng mga magulang ang importansya ng pagiging responsableng magulang at ang pagkakaroon ng plano sa pagbuo ng pamilya. Halos nasa 250 magulang ang nabigyan ng kaalaman sa tamang paggabay sa kanilang mga anak, gayon din ang kahalagahan ng family planning para sa pagkakaroon ng maayos at masayang relasyon ng bawat miyembro ng isang pamilya. Samantala, para sa pag-iingat ng lahat, mahigpit pa rin ipinatupad sa naturang gawain ang minimum health protocols tulad ng pagsuot ng face mask at social distancing. Samantala, iba't ibang gawain ang patuloy na sinasakatuparan ngayong Marso kaugnay ng pagdiriwang ng Women's Month sa San Francisco. Magbabalita. Tuloy-tuloy ang selebrasyon ng Women's Month sa iba't ibang lugar kung saan sa Bayan ng Gloria. Nagdaos ang pamahalang bayan sa pangunguna ni Mayor Herman Rodejerio ng isang araw na pagdiriwang bilang pagkilala sa mga kababaihan sa nasabing munisipalidad. Bumida ang mga babae mula sa iba't ibang sektor na nasabing araw kung saan iba't ibang handog ang inihanda rin para sa kanila, gaya ng alay na dance number ng mga babaeng pulis ng Gloria MPS at groceries para sa mga piling partisipante. Sa bayan naman ng
Bongabong, isang community outreach program ang inorganisa ng Bongabong Local Council of Women sa pamumuno ni IPIL Barangay Captain LC Osorio bilang presidente sa Barangay Bagong Bayan 1 a 20 ng Marso. Kasama nila sa aktibidad ang Bongabong MPS, 10th Special Action Battalion, Special Action Force at mga opisyalis ng barangay sa pamumuno ni Honorable Maynard Panganiban, Barangay Captain. Nagkaroon ng feeding activity sa mahigit 100 kabataan at pamamahagi ng mga ayuda sa abot ng kanilang makakaya habang nag-iingat sa COVID-19. Samantala, sa bayan naman ng San Teodoro, isang Bike for Women activity ang inorganisa ng San Teodoro MPS at San Teodoro Bikers Association. 19 Marso na tinawag nilang Padyaka o Pagkalinga, Dangal, Yamangangki ng Kabataan at Kababaihan na naglalayong ipromote ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga babae at lalaki at ang pagkakaroon ng healthy lifestyle lalo na ngayong may pandemya. Antabayan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. This feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. 116 baby green sea turtles hatchlings ang pinakawalan sa Calapan Fisheries Management Office sa Aganhaw Island. Nagpasalamat ang naturang tanggapan sa mag-asawang residente ng naturang isla na nag-alaga sa tatlong nesting site na pawikan sa lugar. Ang ibang detalye sa report ni John Marunilla. Nasa 116 na baby green sea turtle hatchlings ang muling pinakawala ng Calapan City Fisheries Management Office kamakailan lamang sa Aganhaw Island. Ayon sa naturang tanggapan, matagumpay na napakawala ng mga naturang hatchlings dahil sa pag-aalaga ng mag-asawang nakatira sa naturang isla. Base pa rin sa Calapan FMO, nasa 3 pugad ng pawikan ang nakita sa naturang isla kung saan kusa nang bumalik sa dagat ang mga naunang nagsilabasang hatchlings sa natirang nesting site. Kung saan dito nagsilabasan ang nasa 116 na baby green sea turtle, kanilang nabisita at naitala ang mga ito at pinakawalan na rin sa dagat dahil sa mabuting kalagayan ng panahon. Kwento paa nila ng mag-asawang nag-alaga sa mga nesting site. Isang green sea turtle ang nagpabalik-balik sa kanilang isla at 3 beses rin itong nangitlog dito. Laking pasasalamat naman ng Calapan FMO sa pag-aalaga nila sa mga nesting sites at sa kamalayan ng mga ito patungkol sa protection sa mga pawikan. Sa pamamagitan ng PhilHealth Members Portal, maaari na magbayad ang self-paying members nito online.
Paano alamin natin yan sa ulat ni Mel Francisco? Maaari na magbayad online ang mga self-paying members ng PhilHealth gamit ang PhilHealth Member Portal. Ayon sa ahensya, sa pamamagitan ng Payment Management Module ng nasabing portal, maaaring makita ng member ang Statement of Premium Account o SPA na nagsisilbing billing statement. Pipili lamang kung alin at ilang buwan ang babayaran at automatiko nang lalabas ang total contributions na kailangan ng bayaran. Pagkatapos makuha ang SPA, pipili na ang member na Accredited Collecting Agent bilang payment partner. Pagpasok ng member sa domain na Accredited Payment Partner, maaari na magbayad sa pamamagitan ng Visa o MasterCard, debit, prepaid card o GCash. Sa bawat transactions, may 25 pesos na flat rate bilang convenience fee at kaukulang service charge para sa mapipiling payment method. Makatatanggap ang member ng Electronic PhilHealth Acknowledgement Receipt o EPAR at email o text confirmation pagkatapos magbayad. Ayon pa sa PhilHealth, nakalatag na nagawing available rin ang nasabing payment option para sa mga OFWs. Malaking tulong ani lang hakbang na ito lalo na ngayong limitado ang paggalaw ng mga mamamayan dahil sa COVID-19. Ganun pa man, maaari pa rin namang magbayad ng over-the-counter sa alinmang PhilHealth Office o Accredited Collecting Agents nito. Samantala, mula na magsimula ang vaccination rollout sa lalawigan, umaabot na sa kasalukuyan ang bilang sa 1,840 ng mga frontline health workers ang napakunahan. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat na isinumite ng Provincial Health Office sa Provincial Vaccination Operations Center, 22 ng Marso. Narito ang report. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1,840 ang mga frontline health workers na nabakunahan mula sa 23 itinaktang vaccination post sa lalawigan. Ito ayon sa pinakahuling ulat na isinumite ng Provincial Health Office sa Provincial Vaccination Operations Center, 22 ng Marso. Ayon kay Provincial Administrator at OIC Provincial Health Officer Dr. Hubert Christopher Dulor, mahigit 70% na ito mula sa target na 2,032 ng mga frontline health workers. Susunod namang babakunahan ang iba pang frontline workers tulad ng mga nabibilang sa Barangay Health Emergency Response Teams o BERTs, mga barangay health worker. Iba pang frontline workers na matutukoy ng mga MHO ayon sa itinakdang panuntunan. Sisimulan ang pagbabakuna sa hanay ng mga ito 23 ng Marso sa bawat municipal health offices sa buong lalawigan. Inaasahang sa una o ikalawang linggo ng Abril ay muling darating ang mga bakuna para naman sa ikalawang dose ng mga nauna nang naturukan nito. Sa lungsod ng Calapan, nakarang 21 ng Marso nang unang tumanggap ng bakuna ang 20 health workers na pawang nakatalaga sa COVID-19 isolation, temporary treatment and monitoring facility ng lungsod. Sa mga nabakunahan sa lalawigan, bagamat may ilan na nakaramdam ng side effects, karamihan anila ay mild lamang at isa lamang ang naitalang lubhang naapektuhan. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Ilegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko.
anytime. Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learn about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sabay ang inilunsad ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa 25 lugar sa buong bansa ang tatlong e-panel, coffee table book at pagbubukas ng photo exhibit patungkol sa mga katutubo sa lahat ng rehiyon. Sa Mimaropa, ginanap ito sa New City Central Mall, Calapan, ika-21 ng Marso at tatagal hanggang ika-20 ng Abril taong kasalukuyan. Sabay ang inilunsad ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa 25 lugar sa buong bansa ang tatlong e-panel coffee table book at pagbubukas ng photo exhibit patungkol sa mga katutubo sa lahat ng rehiyon. Ika-21 ng Marso, ang mga e-panel o paglalakbay coffee table book launching at pagbubukas sa publiko ng photo exhibit ay nagbibigay impormasyon ng pagkatao at kultura ng Indigenous Cultural Community at ang kanilang mga ibinahagi o ambag sa pagsulong ng kaunlaran ng isang bayan. Unang aklat ay naglalaman ng pagkilala na siyang ipinapakita ang mga pagkakakilanlan ng mga katutubo, kung saan sila naroon, sino sila, at mga dahilan kung bakit napakalaga sa kanila ang lupang ninuno. Ikalawang aklat ay may pamagat na paggalang. Inilalahad sa aklat na ito ang mga nakaugliang kultura at ritual, araw ng kapanganakan at kamatayan, paraan ng pamumuhay at mga ipinatutupad na batas sa bawat tribo. Ang pangatlo ay pinamagatang pagtaguyod o pagsuporta na kung saan ito ay naglalaman ng mga lugar na maaaring puntahang sakop ng lupang ninuno, yamang kalikasan at pinangangalaga ang mga lugar. Ayon sa NCIP, ang rehiyong Mimaropa ay may 21 grupo ng mga katutubo na 10 dito ay matatagpuan sa Palawan, 8 sa Isla ng Mindoro at 3 sa Romblon, habang nangangalap pa ng mga datos ang tanggapan sa iba pang lalawigan sa buong rehiyon. Ibinahagi din ng ehensya kung ano maaaring ipagkaloob ng mga katutubo para sa kapayapaan at pag-unlad ng bansa upang mapangalagaan ang karapatan ng mga katutubo na siyang isinusulong ng naturang ehensya. Ang nasabing photo exhibit ay magtatagal ng isang buwan na magtatapos sa April 20, 2021. Samantala, huli at nakaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ng isang karpintero mula sa bayan ng Victoria matapos makitaan ng hindi lisensyadong baril at balas na kanan nito. Ang detalye sa ulat ni Joma Renilia. Huli ang isang construction worker mula sa bayan ng Victoria matapos makitaan ito ng hindi lisensyadong baril sa tahanan nito. Sa bisa ng search warrant na ibinaba ni Presiding Judge 4th Judicial Region Municipal Trial Court Victoria, Honorable Juan Sharon Abbas de la Cruz, isinagawa ang paghahalugog sa bayan ng suspect sa Barangay Ordovilla na isinagawa naman ng Victoria Municipal Police Station sa pangungunan ni Police Major Marfredo Dulatre. Makalipas ang halos kalahating oras na paghahanap at paghahalugog sa bahay ng suspect, nakita sa drawer ang isang kulay gray na sling bag at tumambad rito ang isang caliber 38 revolver na kargado ng 4 na bala. Nakita rin dito ang 10 piraso pa ng bala para sa caliber 22. Samantala, todo tanggi naman rito ang naturang suspect. Ang suspect ngayon ay pansamantalang nakapiit sa Victoria MPS at kasalukuyang naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions.
Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Itayin naman po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalat ng Newsline Stocking Group para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan na serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Jake Viray, nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.